Yes, ma. Shelo, anak. Bakit ngayon ka lang sumagot? Kanina ka pa dapat nakarating dyan, di ba? Mag-aalas 4 na. Kumain ka na ba? About to, ma. Shelo, okay ka lang ba? Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Dapat hinabaan mo na yung bakasyon mo dito sa atin. Di mo naman kailangan umalis dito. Dapat pinasama ko na talaga si Lorna dyan eh. Papuntahin ko na ba para matulungan ka? Ma! Oo! Ayoko. Sigurado ka, anak. Ayoko, ma. Basta tatawag ka kapag kailangan mo ng tulong, ha? Yes, ma. Tatawag ako pag kailangan ko ng tulong mo. Umuwi ka na lang kapag napapagod ka na, ha? Sige na, ma. Mag-ayos pa ka dito. Ingat ka dyan, ha? Anak, pray, ha? I love... lunch, bacon for dinner, bacon forever, parang tayo lang, parang tayong bacon, no, forever, sige na, gawa mo na tayong bacon dyan, dali. Babe, masasunod yung bacon! Yes. Good morning. Kala ko wala na naman tao. Yes. Ay, ako si Paul. Nasabi kasi sa akin ni Tita Alda na may bago na raw umuupa dito. I've been meaning to say hi, kaso parang laging walang ilaw eh. Parang marathon ng darkness. dito lang pala ako sa kabila, tsaka abot ko lang sa ito. Wow. Aga. Huh? Susunod, pwede mo naman iwan sa mailbox. Ah, sorry. Thank you. Naisipan ko na kasi mag-hi. Tsaka, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kasama dito sa compound eh. I mean, ano, someone na hindi senior citizen. Yung pwede maging tropa. Shit. Excuse me lang ah, sorry ah. Next time ka naman gulo ha, Peter. Paul. Gumastos ka pa talaga sa kartero, no? Ay. Hi. Paano kung ayoko naman pala magpaligaw? Paano kung hindi naman kita type? Ayoko na love life, okay? Ay, sandali, sandali. Preno, hindi naman ako gawa nito eh. Ay, madalas na hahalo yung mail mo sa mail ko tapos nilalagay ko lang sa pintuan mo, pero hindi sa akin galing to. Sana lang ganito ako galing mag-drawing. Or magsulat. Or manligaw. Sorry. Emotional. Shelo. Paul. Ulit. Hindi Peter, ah. Disciple, nandalis. Ay, tsaka ano, okay lang yun. Alam mo... Actually, ganyan din ako exactly a year ago. So, ay, ito pala. Ay, Shelo. Nagkakape ka ba? Okay, itong timpla ng kape mo ah. Sakto.
Not too sweet, not too bitter. Salamat. Eh, buti nga, ngayon kita ni Aya. Kung a year ago, siguro niluwa mo yun sa sobrang pahit eh. Okay lang yun. Kung ako nga nagtip na ngayon, baka kalahin mo kung ano iniinom natin sa sobrang itim. So, sino kayo nagpapadala nito mga to? Kung ikaw si C, sino si M? Basta. Gusto mo talaga malaman? Okay lang kung hindi mo ako papatayin pagkatapos ko malaman. Baka ba? Okay. Si M, kung siya man yan ah, yung nagpapadal ng postcard sa yan. Kung siya yung duwag na yan, si M, yung fiancé ko. Ex-fiancé. Ayaw niya umuwi dito. Sabi niya, nasa States daw yung buhay niya. Tapos ako, parang ayoko naman doon. So, yun. Parang 11 years of my life down the drain. So, yun. So, parang natira na lang sa akin to. Itong apartment ko. Yun lang. Nakakainis lang kasi yung, alam mo yun, yung araw-araw gigising ka tapos hindi mo alam. Parang you have nothing to look forward to, yung di ba, anong gagawin ko today, bukas, next week, next month. Shit. Shit nga. Nainis lang ako kasi parang ako lang yung naiwan mag-isa para saluin lahat. Lahat ng tanong ako sumalo lahat. Oo, di huwag mo saluhin. Ang gagawin ko? Unahin mo yung sarili mo. Parang, hindi ba dapat ikaw yung sinasalo? Paano mo nabubura yung 11 years? Di huwag mong burahin. I mean, 11 years lang naman yun, di ba? It's nothing compared to the rest of your life. Mama, alam mo ba kung nasaan si Mark? Sabi. Hindi ko alam. Hindi ko naman sinagot eh. Ba't tatataranta ko? Ano ka ba? Nagpapanik ako. Gusto mo samahan kita. Moral support. Eh, tingnan natin.
Mag-text siya. Ikaw ba mukha nito? Uwi daw siya, tapos mag-usap kami. Ganda. Gusto ko yung style mo, ah. Yung pagka... yung theory effect, ah. Ayoko naman siya makita, no? Wala naman kayong pag-uusapan. In fairness, mausay talaga to, ah. Hindi, walang point yun, eh. Anong plano mo pala? Alam. Alam mo kung magagawa o mapupuntahan na hindi niya pa alam. Magbakasyon ka? Gusto mo? I mean, hindi. Kasi itong gumawa nito, I'm sure he's having the time of his life, oh. Bakit ikaw hindi? Sige, magbabakasyon ako. Pero gusto ko malaman kung sino si M. Hoy! Buti naman, lumabas ka na ng apartment mo at naisipan mong dalawin ako, ha? Saan yung malaking backpack ko, ma? Ah? Saan ba nilagay? Baka dito. Ito ba? Ayan. Bakit sa kabang lupalop ng Pilipinas pupunta? Parang dami-dami mong dadalhin, ah. Buti na yun, ma. Kesa wala akong ginagawa at pupuntahan. Sigurado ka na ba dyan? Alam ko, madami kang savings. Pero gano'ng katagal ka ba mawawala? Baka masagad ang savings mo, anak. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ano kaya kung magtrabaho ka uli? Paano naman ako? Wala na akong makakasama sa basar, sa Makalawa. Si Lorna naman, wala namang hilig maglakwatsa yun. Ano naman, parang hindi ka pa nasanay na wala ako dito madalas. Oo nga, tanggap ko na nga yun eh. Lalo nang tinawagan ako ni Mark para sabihin ko pwede siyang mag-propose eh. Kalimutang dalhan ako ng pasalubong, ha? Kailan ba ako bumalik dito ng walang dalang pasalubong para sa'yo? So, ganito, ha? Di ba yung mga postcards sumarin siya every 2 weeks? So, ibig sabihin, kung saan man place yun, magsistay ako doon ng 2 weeks, tapos pag may dumating na bagong postcard, ipapadala mo yun sa akin. Okay? Kahit nasan ako. No texting. No calling. Okay. Paka-old school tayo para maiba naman tayo. Ah, yun. Pairawan mo lang yung sarili mo. Paano pag na-miss mo ako? Okay, you? No. Hindi mangyayari yan. Saan po dito yung mga bangka? Ah, ese. Ricata ese. Ah, Noy! Binito!
kasama ka na sa amin. Sige na! Eh, hindi na, hindi na. Alas na ako. Bye-bye. Ate, iPhone yan? Ha? 5S ba yan? Yung akin, 5Z. Ganda, no? 5Z. 5Z. With a Z. Kaso walang games eh. May games yan, di ba? Ilan taon ka na? 15 po. Di ka taga dito, ano? Paano mo nalaman? Eh, wala namang taga dito ang pumupunta sa tabi ng dagat eh. Sawa na kami dyan. Gawa ng kaklase ko yan. Anong grade ka na ba? Third year na, noong nakaraan. Kaso hindi mo na pumapasok ngayon eh. Pumunta ka ba dito para sa Vinta Regatta? Dito ba yun? Pag dinala ba kita, wedding, palaro ng games mo? Kasi takot ako malungo. Kami nga dito eh. Mas naunang matutunan kung paano lumungoy kaysa yung matutunan yung takot sa tubig. Tura mo ako. Sige pa. Sige. Ang bayad ko sa'yo, palitayan niyang iPhone Z mo. Talaga po? Oo. Kasi naisip ko mas gusto ko yan kasi walang games tapos tipid sa baterya. Basta turo mo ko. Sige. Hey, anong ginagawa mo? Giyusi. Bawal yan. Ba ako bahala sa'yo? Ano? Try mo. Huwag mo kasi nung... Ba't mo kasi nilunok masyado? Iyahagod mo. Parang gaganon mo. Ano ba naman? Bilis mo. Ako naman na kasi nandiyan. Ganito, ganito. Ayan. Paul,
Alam ko na kung sino si M. Joke. Hindi pa. Alam ko lang na mahilig siya magpinta ng maraming kulay. Kasi parang lumilipad na pintura ang mga pinta ng Zamboanga. Sana mas maraming kulay yung susunod na postcard galing sa kanya. Mahanap ko kaya siya doon. Kumusta ka dyan? Sana matanggap mo to. P.S. Ito si Aisha. Nagpaturo ako lumangoy sa kanya. 15 pa lang siya pero mas matapang na siya kaysa sa akin. Shelo. Sir! Ano, sir? Kamusta? Paalis ka na ako, ah. Pwede ka na? Yup. Last month pa. Kailan ba start ng program? Tagal pa. Feeling ko kailangan rin ng time off, eh. Para kabuelo. Ikaw ba? Kung tagal ka nagtuturo at bigla ka mag-aral, di ba? Bagay. Paano yung apartment mo? Di ba 1 year lang is mo? Extend siguro. Bahala na. Wait lang, bro, ah. Okay. Hi, Ma'am Sara. Morning, class. Good morning, Sir Paul. Nax, bait niyo, ah. Hindi ko nagbasa, no? sorry, actually, sorry I'm late. To think we're discussing Great Expectations today. Sana hindi bumabang expectations niya sa akin. Hala, oh. Kalma, kalma. Okay, Shelo, ang ulits ng sulatan, ha? I denounce the traditional way of sending messages. Wow. Ilang araw na nga ba akong nagbibigyan ng text sa'yo? Okay lang ako dito. Wala lang akong maayang magkape. May kasama ka na bang magkape dyan? Ibang klaseng adventure yung paghahanap kay Em. I'm sure nag-i-enjoy ka naman. Kahit mahirap. Ingat ka sa susunod mong pupuntahan, ha? May surprise ako sa loob. Sana magustuhan mo. A piece of home ba? In case mag-crave ka nito, which is... always. Paul. Saan kita nilagay? Will you marry me?
Kihor, dadaan ka pa ng Dumaguete at sasakay ng ilang bangka para makarating dito. Alam mo ba nagpaturo ako magpatakbo ng motorsiklo? Noong pinakawala nila ako para gawin ko ito mag-isa, nakalimutan ko talaga ang lahat kahit sandali lang. Pumunta rin kaya si M dito para makalimot? Shelo. Nasa tatama, bro. Ano gusto mong gawin? Di ko alam. Tama na yan. Hindi. Kailangan eh. Basta kailangan. Di ba ganun naman? Pag kaya, sige lang. Pag hindi na nakakabuti sa'yo, hindi mo na kailangan ituloy. Lagi mo sinasabi sa akin yan. Siguro kaya mo sinasabi sa akin yan kasi... Gusto mo ba ako agawan? Hindi, kasi parang si ano, naalala ko si... Hindi ko mga... below the belt yan, ha? Suportado ko kaya kayo. Ikaw lang yung chumikinjoy nung gusto niya ng next level, eh. Tanga na mo. Eh, di ba crush mo rin yun bago... Bago ko pong maging crush yun, crush mo na yun, eh. Parang si Miss Sarah, crush mo yun, di ba? Hindi ako manunulot. Hello. Marunong ka na magmotor? Anong susunod? Nagka-cartwheel ka na rin habang bumubuga ng apoy? Masaya talaga magpatakbo niyan, pero mas masaya kung dalawa ang nakasakay. Kaya sa susunod mong pupuntahan, isama mo na ako para i-drawing mo na rin ako. Joke. Alam mo, nakakaingit nga siya. Nakakaingit rin ang bago kong mga pinupunta. Maybe it's gonna ba kaya? Totoo kaya siya? Sana malaman naman para makauwi ka ng makapag-celebrate tayo. Paul. Hindi, yun talaga ginagawa ko. Mo ako. Maganda. Huwag kang gagalaw, ah. Hindi ako gagalaw. Hindi ko kamukha yan. Same. Maganda. Yan. Pwede nga. Miss? Yung pen mo nahulog. Sana pinulot mo na lang, hindi naman kailangan mag-gising. Ito nga pala si Manuel. Welcome. Eddie, thank you. Salamat. Merci beaucoup. May kulang pa ba? Your name at least? Shelo. Artist ka? Ganda eh. Mauna na ako. Pwede ba kita samahan? Bakit? Wala, baka na kailangan ko lang ng kasama. No, I actually enjoy being alone. Thank you. Ba? Sabay ka na. Thank you. May sundo ako. Sigurado ka? Dumidilim na. Yes. Salamat. Sige. Ingat.
Nay? Nay, Nay, huwag muna kayo magsara, Nay. Nay, meron po ako ba akong pwedeng tirahan dito? Nay, bibili po ako! Oh, aler, aler! Pwede naman mag-lampost, di ba? Ay, siya! Sabi mo tipid sa battery to. Hi, miss! Ay, sorry, miss. Pasara na kami. Ay, may kwarto po ba kayo? Kwarto? Miss, butik kami. Wala kaming kwarto dito. Hindi po kasi na-anticipate na maaga pa lang sasara yung mga establishments dito. Kailangan ko po na matutuloy ang hotel. Ano mong hotel dito sa Mugpug? Ay na nga po, missy. Baka meron kayong pwede akong makitulog dyan. Sige na po, kahit ngayong gabi lang. Sensya na, miss. Hindi kami nagpapatuloy dito eh. Dito. Akong bahala sa breakfast nyo. Bukas. Expertise ko yun. Oh, tol. Breakfast daw. Patuloy natin. Ah, sige. Wawa ka naman eh. Hindi ka naman nagsasabi. Kakilala ka pala ng tong kapatid ko. Okay ka lang ba dyan? Oo, okay lang ako. Ikaw? Sorry ah, naagawang kita ng higaan. Okay lang. Basta ikaw. Thank you. Manilenya ka pala. Sa kutis mo papasakang taga dito sa amin. Sobra na nga itong initim ko eh. Sa Zamboanga pa ito eh. Bagay naman, mong hiyang nahiyang ka. Good morning. Morning. Bagay sa'yo nakangiti. Sorry nga pala sa kahapon na. Tsaka salamat sa kagabi. Layon. Oh ano, may pupuntahan ka ba mamaya? Kamusta likod mo pala? Okay lang. Okay lang, tol. Gentleman tong kapatid mo. Gentleman. Yeah, kain na tayo. Alam mo kasing itong si Manoy, pag umuwi dito sa amin, spoiled na spoiled, senyorito. Senyorito? Uy, di ah. Hindi. Shelo, ba't ka nga pala nandito sa amin? Bakasyon ba? Pwede kita ilibot. Akala ko ba pupunta kang butik mamaya? Tol, pwede naman pagpabukas yun. Tsaka walang kasama si Shelo. Maligo pa yan. Hindi. Okay lang. Ikot-ikot lang naman ako. May hanapin lang. Oh, baka alam ko kung saan yung hinahanap mo. Hindi na. Sige na. Kaya ko na yun. Tsaka may lakad ka nga, di ba? Sabi ng kapatid mo. Hindi. Hindi. Okay lang. Ganito na lang. Bukas, pag wala kang gagawin, sama mo ako. Sige. Promise yan, ha? Kaya niya. Parang kahit saan ako lumingon, nandun ka, no? Bakit mo ba ako sinusundan? Wow. Sungit pa rin. Pinatulog na nga ako sa kwarto ko. Pwede ba mag-joke? Di ba may lakad ka dapat ngayon? Wala. OA lang yung utol ko minsan. Saan ka pupunta? Post office. Hindi ko alam baka mapasaran ako. Saan ba yun? Ha? Sama na kita. Tara. Boyfriend mo ba yung Paul? Bakit? Close ba tayo? Secret? Ito naman. Jo-joke lang. Mahilig din ako dyan. Saan? Sa sulatan. Talaga?
Thank you po. Salamat po. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Marami rin akong sikreto. Salamat po. Thank you po. Nung nasa Singapore ako, parati kong pinadadala niyang utol ko ng sulat. Actually, hanggang ngayon, nagpapadala pa rin ako sa mga kaibigan ko doon. Anong ginawa mo sa Singapore? Nag-aral ako. Mga 2 years. So, ba't di ka nalang nag-stay doon? Hirap rin eh. Tsaka, bakit ako titira sa malayo? Wala naman akong kakilala doon. Tsaka, tignan mo dito. Oh? Simple lang naman yung buhay. Tsaka, lahat ng kailangan ko nandito naman eh. Akala ko ba sa Okitan tayo pupunta? Oo nga. Bakit tayo nasa beach? Ano ba ini-expect mo? Hindi ito ini-expect ko. Well, sa totoo lang, bihira ka makakita ng ganitong community na sabay-sabay nag-uukit. Matagal na tradisyon na to, galing pa sa lolo ng lolo ko. Wala na nga halos sa mga bata na kaedad ko na gumagawa nito eh. Mga tao dito, nagmomoryon sila para sa sarili nila. Bilang panata. Sa maniwala ka't sa hindi, isa to sa mga rason kung bakit hindi ko kayang magtagal sa ibang bansa. Hindi ko kayang iwanan yung panata ko. Grabe yung mga detalye, oh. Pambigat niya, asin ganito kabigat pag ikaw nagsusuot? Hindi biro yan. Tsaka, pag ako nag-commit, committed talaga. Suot mo. Ganda. Paul, alam mo na ako nawala. Ang tagal na pala. Kakaibang pasensya meron ng mga taga-Marinduque tuwing gumagawa ng carvings. Kilala na ng mga sculptors ang bawat kurba ng iisang mukha. Malakas ang kutob ko sa lugar na ito. Parang ang lapit-lapit na lang niya sa akin. Kinakabahan na nga ako, baka nahanap ko na pala siya. Shelo. Pass your papers. Sir Paul? Miss Sarah. OT ka? Oo eh. Para wala nang iuwing trabaho sa bahay. Magaling ka pala mag-drawing. Hindi po sa akin yan. Hindi po ako may gawa niyan. Okay. Tara, gusto mag-dinner? Kakain ko lang po eh. Tsaka marami pa po kong tinatapos. Nahabol po kasing deadline eh. Sayang naman. Sige sir. Una na ako. Sige po. Ingat po kayo.
Chelo! Dumating pala to kanino. Ay. Chelo, halika na! Tanghali na! Pag ganito. Ilang? Isang ganun lang. Pak! Ito, nagto kayo. Alam mo, iba ba yung chances about parte ng Pilipinas? Paano iba? Iba-ibang kulay. Iba-iba. Minsan mainit. Minsan ganito, umulan. Pero lahat naman yung iisa ng pakiramdam. Lahat maganda. Manuel, nagpapadala ka ba ng postcards? Ha? Hello, Shales? Mark? Chelo! Chelo! Chelo, sandali! Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Huwag ka nang umalis. Please. Bro, may napansin ka bang lumipat sa unit na to? Sigurado ka ba dyan? Oo eh. Ba, tinawagan niya ako eh, magkikita sana kami. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya. Hindi ako sigurado kung nasan siya ngayon eh, pero alam ko hindi siya basta-basta tumatawag. Ah. Sige bro, maraming pa ako lalabas. Sige.
Lights, kuya, isa po. Shelo, alam ko kung gaano ka-importante ang trip na yan sa'yo. Pero kailangan mo pa ba talaga siyang hanapin? Bago ka tumuloy sa susunod mong pupuntahan, may gusto sana akong sabihin. Ilang araw ko nang tinatawagan ang phone mo. Gusto sana kitang makausap. Paul. Tapos lahat bago dumating yung contractor na galing Ilocos. Signal lang na lang po. Eh, kawawa naman si No. Alam nga naman siya yung gumawa mag-isa. Gising ka na, Sol. Sayang yung niluto kong lunis. Hmm. Sol. Nong, kawaya kanyo aba pabdisi no mimian no kuwara to do bodega. Pati bo mimian no mesod bodega pakarun. Unong atavuda na. Yes, Mama His. Sol, tulungan mo si Nong, ha? Opo, Mama. Sana ibaba mo muna yan para mabilis kayo makatapos.
Mama? Pwede po ba ako mag-bike kasama si Benji mamaya? O sige, basta tapusin mo yung mga pinapagawa ko ha. At antayin mo muna ako makabalik. Sige po. Sol, yakan daw bahala dyan at timbrapan ti susit mo. Okay na po ako, Nongnong. Tulong na po kita. Bahala ka na daw. Sol? Ay, sus! Nakakagulat ka naman, Benji. Ay, Sol! Nasaan ka na? Pumunta ka na rito. Kanina pa ako. Maubos na load ko. Oo na. Di ba sabi ko nga sa'yo mamaya pa ako? Teka lang. Sol? No. Oh, andito ka lang pala. Halika, bumili akong kamote. Gawa tayo ng paborito mong merienda. Mama, masama po ata pakiramdam ko. Ha? Hala, baka hinihika ka? Hindi, wag na po. Masisilaw po ako. Nasisilaw. Doon na lang po kayo. Sigurado ka? Opo, gusto ko lang po mahiga. Oh, baka nakalanghap ka ng alikabok mula dun sa lumang kwarto. Magpahinga ka na lang, ihahanda ko yung merienda. Baka gusto mong kumain mamaya. Pahinga ka na lang dyan, ha? Opo. Oh, akala ko ba masama yung pakiramdam mo? Okay na po ako, ma'am. Sige po na ako si Benji, ha? Oh, hindi ka na magmimerienda? Mamaya ako, promise. Bye-bye, ma'am. Oh, huwag kayo magpapagabi, ha? Tagal mo. Sorry na kasi.
hapon, no? Ngayon tayo maabutan, tas nalubat pa tong CP ko. Tignan mo, tignan mo. May nakita ko sa bahay. Ano na naman yan? Lumang abubot na naman yan, no? O, ano yan? Maliliit na painting. Parang postcard. O, ano ngayon? Tignan mo, may address sa likod. Quezon City? Sa Maynila? Paano naman napunta sa bahay niyo yan? Yun na nga eh. Isa hanggang dalawang linggo mula dito hanggang Maynila? Eh, paano po kung mula Maynila hanggang dito po? Gano'ng katagal? Ganun din. Kapareho lang. Eh, gano'n po ba kalayo yung Maynila mula dito? Oo nga. Di ba dapat po mag-airplane papunta doon? Oo nga po. Jack, ulit mo. Kayo mga bata, hindi ako encyclopedia. Magpapadala ba kayo o hindi? Magkano po magpadala? 15. 15. Hala, nagpaparamdam na tatay mo. Hala ka. Grabe! Arik. Teka na, ano, teka. Sorry na. Arik. Jack, ulit mo. Arik. Ano? Papadala na nga natin. Oo, pero hindi pwedeng sabay-sabay. Baka maubos yung baon ko. Eh, di magpadala ka na lang sa mama mo. Ha? Hindi nga niya pwedeng malaman, di ba? Ay. Oo nga pala. Edi magpadala lang tayo isa-isa. Yung tulad ng sabi ni Kuya, bawat dalawang linggo, malay mo may sumagot. Malay mo, tatay mo nga. Isa pa, isa pa! Aray ko, di na. Jack, oh, sumusobra ka na, ha? Suko naman. Nakain na tayo. Gusto mo to, di ba? Kain ka na madami, ha? Mama? Nakapunta mo ba kayo sa Mindanao? Bakit mo naman natanong yun? Eh, sa Quezon City. Di nga po. Di nga. Nakapunta po ba kayo dun? Hindi pa nga ako nakakapunta. Kumain ka na. Mama. Mag-guide po ba kayo kung nahanap ko si Papa? Hindi ko alam. Pero sir, wag mo naman sana gawin yun. Kumain ka na. Siguro. Sol! O, Benji! Saan tayo punta? Pupunta sa school. Oo nga, pero punta ba tayo sa karatero mamaya? Oo. May naisip na ako. Ano? Ipapadala natin isa-isa yung mga postcards. Tinignan ko yung mga lugar sa mapa. Tapos antayin natin kung may sasagot. Ganda ng plano mo, ah. Parang plano ko kasi ata yun, eh. Che, huwag ka na nga magulo dyan. Masasamahan mo ako sa post office, ah. Oo na. Eh, paano nga kung may sumagot? Hindi ko alam. Tsaka na natin isipin yan. Hoy, sige. Baka malate na tayo sa school. Sige. Naman.
nakakapadala. Hindi naman sumasagot eh. Pabala. Diyos mo, Mahes. As kanimo pa. Maparin kong ividin, no bike dia? Ay, on, maparin. Diyos mamahis. Hindi talaga siya sumagot, no? Sana inipad ko lang yung 15 ko. Ilang 15 rin yun? 100? Biruin mo, ilang linggo tayo nagpupunta sa post office? Hindi, 225 pala. Sayang no, pang load din sana yun. Kapagod kaya yun. Dapat makinig na lang ako kay Mama. Alam mo, isipin mo na lang na baka mas malayo pa yun sa Maynila. Tapos, baka binagyo pa yung kartero, tapos nawala siya sa kakahanap ng address. Oo, malay mo, may aso doon. Tapos, kinain niya yung mga postcard, tapos puno na ng laway at sobrang na yung nakasulat, kaya hindi na nabasa. Siguro. Teka lang, sinulat mo ba address niyo bago mo pinadala? Ang tanga ko! Nasaan lahat ng pagod natin! Sandali lang, Sol! Sol! Alam mo, kung may nakatanggap man ng sulat na yun, gagawa din yun ng paraan para hanapin ka, di ba? Alam mo, okay na rin siguro kung di siya sumagot. Isipin mo, 12 anyos ka ngayon. Kung gusto ka niya makita, ba't hindi noon pa? Magandang hapon po. Ano pong sadya nila? Hi.
Ito po ba yung ano, Country Lodge Inn? Opo, pero sa susunod na linggo po kami magbubukas kasi nagre-renovate po kami. Ah. May nahanap kasi ako. Saan po kaya galing? Kung saan-saan na. Nakatira po ba kayo sa 7A Compound 2? Makulay Street, Project 10, Quezon City? Naipadala mo ba lahat ng postcards? Di nga po eh. So nasa'yo pa yung mga natira? Nakakatawa nga eh. Sobrang galit ko. Dahil ang tanga-tanga lang ng ginagawa ko, napatakbo ako sa may mataas na lugar malapit sa dagat. Sa meeting yan po yun eh. Paborito ko po yun puntahan kapag malungkot ako. Kaya siguro doon ako dinala ng mapa ako. Tinapon ko lahat doon. Ayoko na sa'yo umasa. Alam mo, Ate Shelo, kala ko talaga maharap ko yung tatay ko. Ay, ako nga, kala ko nahanap ko yung soulmate ko eh. Hala, eh paano po yan? Eh di ikaw po yung tatay ko. Paano kung ikaw yung tatay ko? Diba kay ikaw yung soulmate ko? Bukas ata, dadalhin kita sa Malboro Hills, ha? Maganda doon. Mainit nga lang, pero masarap magtatatakbo. Pwede natin bilatin yung mga baka! Ha? Ano ba, activity ba yung nanggugulat ng baka? Ay, ayun niyo po yun. Ah, sige po, iba po. May lighthouse din po doon na pwede po natin akyatin. Sa totoo nga lang, bawal po doon eh. Pero may kakilala po. Sol, bukas na yan. Hayaan mo magpahinga yung aking bisita. Basta bukas, ate, ha? Sige. Tulog ka na. Manang-mana sa tatay niya. Siya nga pala, Shelo. Paano kayo nagkakilala ni Sol? Sabihin na lang natin na tinulungan niya ako makarating dito. Alam mo, kaming dalawa lang dito sa Country Lodge Inn. Dati, naisipan ko, napagdesisyonan ko na manatili dito sa Batanes at palakihin siya mag-isa. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, tama ba yung naging desisyon ko? Alam ko ba yung ginagawa ko? Di ko pa rin alam yung sagot, pero nakikita ko na lumalaki siya, nagiging mabuti siyang tao. Natulungan ng kaibigan at nakakilala ng kung sino-sino. Tulad mo. Alam ko rin na magiging okay ang lahat. Sensya ka na. Pahinga ka na lang muna. Sigurado ako naging mahabang biyahe mo papunta rito. Bukas na lang tayo mag-usap. Maraming salamat sa lahat, Mila. Walang anuman, Shelo. Good night. Good night.
Dear Sol, masaya ako na nahanap kita. Gusto ko malaman mo na natulungan mo ko ng sobra-sobra. Sana masagot na rin ang mga tanong mo. Ate Shelo. Papakita ko sa'yo. Itong mga sulat na to, sinulat ko para sa tatay mo. Pangalan niya, Carlos o Caloy. Isa siyang manlalakbay. Inisip niya na lilibutin niya ang buong Pilipinas. Lilibutin niya ang buong mundo. Talaga po? Oo. Napadala niya ako ng mga postcard na yun naman yung pinipinta ko. Tulad nito, si Kihor, Zamboanga, ito may mga winter regatta. Hindi na ako nung nagpunta siya sa Country Lodge Inn. Dito siya nagstay, dito sa atin. Tumating siya, tangkat-tangkat. Kamukha mo siya. Galing din siyang artist tulad mo. Kaya din siguro kaming nagkasundo. Sinabi niya sa akin na gusto sana niya ipakita sa akin ang buong mundo. Pero, pinaka nabigay niya sa akin, ikaw. Ikaw ang buong mundo ko. Nandiyan ka na anak ha. Hindi ko nasabi sa'yo agad. Dear Paul, nahanap ko na siya. Sakaling hindi makarating ito, okay lang kasi pauwi na ako. Ang dami kong kwento sa'yo. Shelo. Doon-doon ng talampakang maliksik.
balat ko'y nasuno, pati aking pagpa. Baka pag-uwi ko'y di mo na makilala. Sa suot ko ngayon, karanasan. Some